Alright, welcome po muli dito sa ating pag-aaral ng prophecy ni Jesus Christ. Ngayon po ay mag-zoom in tayo sa Matthew 23. Ito yung pinaka-immediate background ng Matthew 24. So, ganun talaga po. Kung mag-aaral tayo ng Matthew 24, aaralin natin kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 23. Kung hindi, magkakamali tayo ng interpretation kasi hindi natin alam kung ano yung background, ano yung sitwasyon. So again, sa interpretation po, context is king. Kailangan alam natin yung konteksto. So babasahin ko po sa inyo yung Matthew 23 para makita po natin kung ano po talaga yung nangyayari sa Matthew 23. Bakit yung judgment, yung tribulation parating sa panahon nila, ng mga tao sa panahon nila. Bakit hindi yan sa atin? Kasi kapag ito natama natin, pati yung doctrine natin sa mga Antichrist, One World Government, 666, mababago rin yon. Kaya dapat maunawaan natin ito ng gusto. So, bakit yung judgment o yung tribulation parating sa panahon nila? Basahin po natin yung background. Matthew chapter 23 verse 1. Pagkatapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo ang kinikilala ng tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya dapat ninyo pakinggan at sundin ang lahat ng tinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gagayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. They don't practice what they preach. Kaya mahirap basahin to. Tatamaan talaga tayo. Lalo tayong mga nangangaral. Ano? So let's make sure na, let's make it a point na pinapractice natin kung ano yung pinapangaral natin. Verse 4, ipinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Ang lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang at upang ipakita na napakareliyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at kinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal, sa mga handaan at mga simbahan at gustong gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpapatawag na guro dahil lahat kayo ay magkapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpapatawag na amo dahil iisa lang ang inyong amo. Walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. So that's the introduction of Jesus Christ. Now, papasok na tayo rito sa sinasabi ni Jesus Christ na woe to you. This is very important. Yung salitang nakakaawa kayo, ito ay, sa Greek ito, ito ay pronouncement of judgment, condemnation, denunciation against those people, against the religious leaders of the time. So verse 13, woe to you. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao ng mapabilang sa karya ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayo. Number 2. Actually, bilangin nyo kung ilang beses sinabi ni Jesus Christ. Nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga pagkunwari. Dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Sino ang tatanggap ng mabigat na parusa? Yung mga religious leaders na yon. Verse 15, another woe to you. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat dapat pang parusahan sa impyerno. Maganda yan. Basahin nyo sa English. Sobrang, basahin nga natin sa English. Matthew 23. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Sobrang brutal. Verse 16. Kaawa-awa kayo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung manumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, dapat niya itong tuparin. Verse 17, mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Verse 18, itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin.
Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Verse 19, mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang altar na ipapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanunumpa ang isang tao sa altar, nanunumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na ninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Verse 23, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautosan at mga pareseyo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapu. Pero huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululong naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga pareseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso ninyo ay punong-puno ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na pareseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Verse 27, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng katusan at mga pareseyo, kayong mapagkunwari, katulad kayo ng mga libing ang pininturahan ng puti at maging magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob naman ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Verse 27 ng 23, tingnan natin sa English. Whitewash tomb yung ginamit. Very punong-puno ng imagery. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs. Mga nitsyong puting-puti, ang ganda, pinapaganda, pero sa loob, puro kalansay naman. Verse 28, ganyan-ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga taong parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo ay puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Verse 29, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng katusan at mga pareseyo, kayo mga pagkunwari, ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at mga taong matuwid at pinapaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahong iyon, sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin ang mga propetang tulad ng ginawa nila. Anong nangyari doon? Anong konteksto sa Old Testament? Sino nagpapatay sa mga propeta ng Diyos? Mga taong nasa templo, mga leaders na nasa templo. Verse 31, kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Verse 32, this is very important. Dito sa mga huling mga verses na to, mga importante na ito, talagang makikita nyo na talagang judgment parating na sa panahon nila. Verse 32, sige, tapusin ninyo ang sinimula ng inyong mga ninuno. Mas maganda yan sa Greek, pero basahin natin sa English. 32, fill up the measure. Fill up then the measure of the sin of your forefathers. Parang sa kay Fernando po, pag puno niyo na yung salop, di ba? Pag puno na ang salop, kalusin na yung salop. May binibinta ka na naman sa akin. Hanggang ngayon ba hindi matanggap na tagapagpasunod ako ng batas? Isa akong judge! Judge! Judge na tumatanggap ng suhol. Marami ka ng niloko at nilalangya. Marami ka ng pinatay. Pati batas, binaboy mo. Pinuno mo na sa loob, Judge. Malapit na kitang kalusin. So, ito, sa time nila, sila na yung magpupuno nung lahat ng kasalanan ng kanilang mga ninuno. Paano nila pupunuan yon? Kung yung mga ninuno nila, pinatay yung mga propeta, etong mga henerasyon na ito, etong mga religious leaders na ito, papatay nila yung final prophet, the Lord Jesus Christ, the Son of God. So that's the meaning. Fill up the measure of the sins of your forefathers. Verse 33, mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong, hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Kaya makinig kayo, magpapadala ko sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila. Pakinggan nyo ito mabuti. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong, hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Kaya makinig kayo, magpapadala ko sa inyo ng mga propeta, mga mensahero, marurunong na tao at mga guro, papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba ipapako sa krus. Sino-sino ito? Mga disipulo, mga members ng New Testament Church, sila yung uusigin nila. Sa Book of Acts, sino yung inuusig? Mga Kristiyano. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sambahan,
at uusigin ninyo sila sa ang lugar man sila pumunta. Basahin niyo yung Book of Acts. Sino yung umuusig kay Apostol Pablo, kay Barnabas, kay Silas? Sino yung naghahunting sa kanila from town to town? Sinusundan sila kahit saan sila magpunta? Mga Hudyo. Ano ba yung ginawa ni Apostol Pablo bago siya maging mananampalataya? Humingi siya ng warrant of arrest doon sa high priest. Tapos sinundan niya yung mga mananampalataya kahit saan sila magpunta hanggang sa na-convert siya doon sa Road of Damascus. So ganun yung ginagawa ng mga Hudyo. So, magpapadala daw sino? Si Jesus, ako, sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro, papatayin ninyo ang ilan sa kanila, at ang iba'y papapako sa krus. Ang iba'y hahagupin ninyo sa inyong mga simbahan at uusigin ninyo sila sa ang lugar man sila magpunta. Kaya tingnan ninyo yung mga sulat ni Apostle Pablo, ang nagsisimula ng kaguluhan sa Corinto, sa Galacia, at sa iba't ibang mga churches, mga Hudyo. Sa Book of Acts, mga Hudyo. Dahil dito, pakinggan natin verse 35, very important verse, para maunawa natin Matthew 24. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Zacharias na anak ni Berekiah na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. So, sino daw yung mananagot? Kayo. So, sa interpretation natin, importante yung audience relevance. Sino ba yung kausap? Yung kausap niya yung mga religious leaders. Bakit mananagot sila? Dahil pinatay nila yung, sa kanila sisiningin yung dugo nila Abel sa Genesis hanggang kay Zechariah na anak ni Berekiah sa Malakay. So ang basic na sinasabi rito ni Jesus Christ from Genesis to Malakay, the entire Old Testament, lahat ng mga righteous blood dyan, lahat ng mga matutuwid dyan, sa inyo ko sisingilin. Mananagot kayo. Sila yung mananagot, hindi yung mananagot yung after mga tao after 2,000 years. Napaka-labong interpretation nun. So, verse 36, talagang kayong mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanang ito. So, tingnan niyo yung pinapanood ko. Passion of the Christ. Etong mga tao na to yung mananagot kasi sila yung mga nandoon nagpapako kay Jesus Christ. Sila yung nagpuno sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sila yung kausap ni Jesus Christ. Sila yung tinutukoy ni Jesus Christ. At sila yung dadanas ng Great Tribulation sa Matthew 24. Kaya ang linaw-linaw nito, verse 36, talagang kayong mga nabubuhay. Sino? Nabubuhay 2,000 years later? Nabubuhay sa panahon ng kung ano mang siglo yan? Year 3,000? Year 2,000? Sabi rito, talagang kayong mga nabubuhay sa panahong ito. Sino yung mga nabubuhay sa panahon na yon? Etong mga nagpapako kay Jesus Christ. Ang mananagot sa lahat ng mga kasalanan ito. Tandaan nyo, kung bakit kalunos-lunos talaga yung Great Tribulation, kasi ang kasalanan nila, ang huling kasalanan ginawa nila, they rejected, they crucified, they killed the Son of God, Jesus Christ. Okay? Verse 37, kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlong ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Basahin natin sa English. Verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. You rejected me. Verse 38, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Verse 38 dito sa English, hindi kasi makuha sa Tagalog yung meaning talaga sa Greek, kahit sa English. Pero dito muna tayo, tsagain natin to. Verse 38, look, your house is left to you desolate. So ang sinasabi ni Jesus Christ dito, tingnan yung templo, it's desolate. Ibig sabihin, talagang it's a prophecy na it will become a desolate, it will become, it will be ruined. Talagang i-abandon niya ang temple na yan, dahil yan, wawasakin yan. Yun yung prophecy rito. Verse 38. Verse 39,
sapagkat hindi ninyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sasabihin ninyo pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So this is Matthew 23. Dito malinaw na sinasabi rito kung sino ang dadanas ng Great Tribulation. Sinong dadanas ng Matthew 24? At anong ibig sabihin ng Matthew 24? Matthew 24 is God's judgment against those who rejected Him. That's the point of Matthew 24. Kaya pag binurse by verse natin yan, naunawaan natin yung background, naunawaan natin yung mga yung political landscape during that time, maunawaan natin yung rejection of the Messiah, mas maunawaan natin anong ibig sabihin ni Jesus Christ sa Matthew 24. So magkita-kita tayong muli sa susunod nating video upang mas lalo pa nating maunawaan ano yung prophecy ni Jesus Christ. Alright, so see you in the next one.